Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So nandito po tayo sa Co-Coffee, isa sa mga pinakabagong coffee shops na matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio. So they are located at number 4 General Araneta Street, Barangay San Antonio, Pasig City. So dito po yan sa village, no? Yung village po natin. Dito po sa ating barangay, kung saan din ninyo makikita ang ating barangay hall. So, nalaman din namin, no, that they are also on Grab. Kaya yung mga hindi talaga dito nakatira, no, na hindi makapunta, pwede nyo na ipag-grab ang inyong mga order. Siyempre, maraming salamat din kina Ma'am Nicole for allowing us to shoot dito sa kanilang establishmento. And of course, this is our part also of showing our support sa business community ng ating barangay. Siyempre, support local tayo dito sa Barangay San Antonio. So again, kamusta po tayo mga kabarangay? How is everyone? I hope everybody is safe and healthy. No? Bagamat tumataas ang mga kaso, patuloy po tayo sa ating pag-iingat. And of course, no, yung resilience natin pagdating po sa COVID-19. So ano ba mga kaganapan? Ano ba mga nangyari sa ating barangay for the past week? So unang-una po, no, ang ating inuulat po natin ang very successful na flu vaccination po natin para sa mga lolo at lola ng Barangay San Antonio, sa ating mga senior citizens. So we've allocated 500 vaccines para po sa ating mga lolo at lola, no? At bagamat hindi lahat nakapunta, very well attended pa rin, no? Very happy po kami sa turnout ng mga pumunta na senior citizens sa ating barangay hall para po i-avail ang ating libreng flu vaccines, ano? So it was very nice, no, to see yung ating mga senior citizens. Now, it's been what, 2 years na wala talaga tayo mga in-person events, and nakakatuwa, no, na nakikita natin sila, no, at na-miss ko rin, no, na-miss ko rin ang ating mga lola at lolo. Hindi nga lang makapag beso-beso tulad nung dati. Mano-mano na lang, no? Bless, bless, bless na lang. And again, no, dun sa mga hindi mo nakapunta sa ating naging vaccination last week, no, pwede pa rin ho kayong mag-avail ng ating flu vaccine, no, sa ating health center. So coordinate lang po kayo sa ating mga health center staff. Tawag po kayo sa ating health center, telephone number 863-6133. Nang sa ganun ay ma-avail nyo pa. May mga ilang pa ho tayo ng mga vaccines na available para po sa inyo. And syempre, no, kami nagpapasalamat sa ating Pasig City Health Office para po sa kolaborasyon na ito. And of course, sa ating Committee on Health led by Kagawad Rachel Rustia. And pagdating po sa mga health activities, no, tuloy-tuloy din po ang ating mga Nutrition Month activities dito po sa Barangay San Antonio. So kamakailan po, no, nagkaroon po tayo ng isang activity para po sa ating mga senior citizens. So ito po ay nagkaroon ng lecture sa nutrition, nagkaroon din po ng FBS at gayon din pag-check ng kanilang cholesterol level. And nagtapos po ito, no, sa pamamagitan po ng isang distribution ng mga food packs. Of course, courtesy of Barangay San Antonio and our very own Councilor Kiko Rustia. So antabayanan niyo po, no, may mga ibang activities pa po tayong parating. Kasama na rin dyan yung naging promotional video ng Pasig City Nutrition na napili ang inyong lingkod, no, para sa, ewan ko kung tama ba yung napili nila ako, no, pero na-showcase po natin ang ating lifestyle change and same way yung mga healthy habits po natin in time for Nutrition Month. Of course, nakasalang na rin po, no, isusunod na rin po natin ang ating mga nutrition activities para po sa mga kabataan. At ganyan din, no, of course, alam naman po natin yung mga programa nating pangkalusugan para sa mga buntis at sa mga lactating mothers ay tuloy-tuloy din po. And syempre, no, yung ating programang Libreng Binyag, no, ay wala pa rin tigil. No, talagang ayaw magpaawat. No, kilala mo to, yung huling nagpabinyag. Of course, ang ating newest na mga recipients, no, ay sina Baby Brianna Cali, and si Baby Likha. So kami nagpapasalamat sa ating mga kabarangay na patuloy na tumatangkilik dito po sa ating Libreng Binyag program dito po sa Barangay San Antonio. And syempre, sa ating main collaborator, ang Holy Family Parish Church, sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Barangay San Antonio upang
maihatid po itong napakagandang programa pong ito sa para po sa ating mga kabarangay. And alam naman po natin, no, sa mga mag-aaral, ngayon po ay bakasyon, no? Karamihan ng mga mag-aaral, mga bata, bakasyon po nila ngayon. Kaya ang Barangay San Antonio ay naglunsad ng ilang mga community sports programs, no, dito po sa ating barangay. So naandyan na po yung ating basketball and volleyball training camp, no? Na talagang tinatangkilik, no? Halos 40-50 bata ang nagjo-join dito sa ating training camp na ito. And no, yung training camp is until 40 years old, hanggang 40 anyos ang ating inaanyayahan dito. Bakit? No, kasi bahagi na rin ito ng ating future recruitment, no, para sa mga future inter-barangay games, no? Sabi nga namin, gusto namin mas maging inclusive itong ating sports program na miski mga residente ng village, residente ng Ortigas Center, ay makasama din po, no? At dahil dito sa pagsama nila sa ating training camp, no, ang ating main goal is eventually, malay natin, ay magkaroon din tayo ng ilang mga manlalaro na irerepresenta ang ating barangay sa iba't ibang mga tournaments, particularly nga po yung inter-barangay tournament ng Pasig City. So sana po, no, inaanyayahan namin lahat, sana maka-join po kayo. At ito ay napakagandang programa para po sa ating lahat. Siyempre, no, ang ating patuloy na pagsuporta sa ating Sunday Volleyball Club, no? Yung Sunday Volleyball Club natin ay open sa lahat, no? Inaanyayahan din namin ang iba't ibang mga residente dito po sa Barangay San Antonio. Makilaro lang po kayo. Alam niyo, walang structure 'yon, eh. Ano lang siya, free for all. Na parang yung ewan ko kami, nakagawian namin ng mga bata kami, basta pupunta lang kaming court. 'Di ba, kung mayroong mag-aaya sa amin maglaro, 'di ba? Limahan na, ayos na. 'Di ba? So parang ganun din po itong Sunday Volleyball Club natin. 4 o'clock sila, no, sa ating basketball court ginagawa. Nagse-set up tayo ng volleyball net doon nang sa ganun makapaglaro din sila. Of course, yung ating sports camp sa ating multipurpose court din natin ginagawa, no. So again, inaanyayahan po namin ang lahat, no. Sana po makasama po kayo, no, dito. At kumbaga, this is a time to make new friends, di ba? At kayo din makapag-exercise na rin po ang ating mga kabarangay. And ilang announcements lamang po, no? Unang-una po, ang ating enrollment para po sa ating ALS program sa Barangay San Antonio ay nag-umpisa na po, no? Ang ALS is the Alternative Learning System. Program po ito ng Department of Education, no? So, sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang ALS program? So, ito po yung programa ng DepEd na kung kayo po ay undergraduate, kaya nga hindi kayo nakagraduate ng elementary, hindi kayo nakagraduate ng high school, no? May pagkakataon na kayo makatapos, no? Nang hindi na kayo papasok pa sa school. Siyempre, medyo nakakailang naman yan, no? 40 anyos na kayo, tapos ang kaklase nyo ay 10 years old, di ba? Parang hindi naman tama. So, kaya nilikha ng DepEd itong programang ito na magtatatag ang isang LGU, no? Particularly tayo, Barangay San Antonio, ng isang learning center na kung saan may ALS program, no? And then, of course, may period of time po ito. Hindi naman talaga whole day tulad ng conventional na pagpasok sa paaralan. Pero, again, no, magiging compliant kayo sa mga pangangailangan para kayo ay makagraduate. So our ALS Learning Center is at Barangay San Antonio Hall, no? Yung barangay hall po natin sa ating barangay library, no? So again, our ALS program is open to out of school children, out of school youth, as well as out of school adult. So inaanyayahan po natin, no, lahat ng ating mga residente, ha, residente muna ng barangay ang ating i-cater, no? Nang sa ganun ay mas maging manageable po ang ating ALS program dito po sa San Antonio. And no, natutuwa po kami magmula nung pinost namin ang ating announcement na ito. We've had already a couple of enrollments na, no? So ito po yung open sa mga kasambahay, driver, security guard, basta affiliated kayo sa Barangay San Antonio. Kahit nga ho, nagtatrabaho lang sa Barangay San Antonio, i-admit na namin, no? Papayagan na namin para ma-share natin, no? Maibahagi natin ang ALS program na ito. May mga tumatawag po mula sa ibang lungsod, no? Pasensya na kung hindi namin kayo ma-accommodate pa muna sa ngayon, ano? Siguro mas mainam na mag-inquire po tayo dun sa kung saan tayong city nakatira,
Na nang siya ganun ay ika nga ay doon na tayo kung saan kayo talaga. Ano, of course, kami natutuwa din, no, and we're happy to share also with you na magmula nung nilunsad natin ang ALS program dito po sa Barangay San Antonio nung 2019. We've already had a total of 80 graduates. You know? 80 po yan, no? 80 na graduates. Kaya kami natutuwa, no? At again, this is something to be proud of na kahit pa paano tayo sa Barangay San Antonio ay maraming natutulungan para sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral. So makipag-ugnayan lamang po kay Teacher Jerry Ramos. Doon siya sa ating BSA Library. Or makikita nyo naman po sa ating mga pinost sa Facebook, no, yung mga contact numbers. Nang sa ganun ay masimulan na natin ang programang ito muli. At mas marami pa po tayong matulungan dito po sa ating komunidad. And of course, another announcement, no? Patuloy pa rin po ang ating voters registration sa COMELEC, no? Ito po yung nagsimula noong July 4 at magtatapos po sa July 23. And of course, good news sa ating mga kabarangay, no? Next week, July 18 hanggang July 23, magkakaroon po ng satellite registration dito po sa Robinson's Galleria. Napakalapit na. Hindi na tayo pupunta sa City Hall. So, inaanyayahan ko po ang lahat, no, na mga hindi pa botante. Siyempre, kung rehistrado na kayo nung last May elections, okay na po yun. Lalo kung bumoto kayo. Kasi hindi kayo nakamiss ng election. For sure, yung pangalan nyo ay naandun pa. Pero yung mga hindi nakarehistro, no, at yung mga hindi pa talaga botante, ito na po ang ating pagkakataon para maging lehitimong botante ng Barangay San Antonio. So ang schedule po nila doon is from 8 a.m. to 5 p.m. Again, halos isang linggo. Isang linggo halos, no? Na sila ay nasa Robinson's Galleria. Kaya grab nyo na yung opportunity na habang naandito na sila sa ating nalalapit. Actually, Galleria, part of it is Barangay San Antonio pala. So habang naandito na sila sa Barangay San Antonio, no, grab na natin po yung chance na ito para maging botante ng ating barangay. And of course, no, mga kabarangay, let us not forget, no, lahat pa rin po tayo ay may shared responsibility upang mapigilan po ang pagkalat ng COVID-19 dito po sa ating komunidad. No, totoo po, tumataas ang mga cases, mayroong pong spike. The other day, ang huling report sa akin, nag 40 active cases tayo, no, na yung 40 active cases na to, naranasan po natin ito noong mga times na alert level 2, alert level 3. Pero ngayon po at alert level 1 na tumataas ng ganito, no, nakakabahala din. Bagamat nakikita po natin ang mga cases naman are mild, mostly mild and manageable sa kani-kanilang mga tahanan, no. Pero yung datos na pumapasok, syempre nakikita po natin medyo nakakabahala po talaga. Ang sa akin lamang po, no, let us continue sa ating pag-iingat. No, hindi natin na masasabi na we're off the hook or tapos na ang ating laban kontra COVID-19. And sa mga nakakausap ko po, no, na mga eksperto, mga nurse, doktor, contact tracers, ano ba talagang tingin ninyo na rason para tumaas ang kaso tulad dito ngayon, no? So, ang biniblame talaga or ang talaga nakikitang main reason is yung mobility ng tao. Alam naman po natin, wala naman talagang restrictions na ngayon, di ba? Ang dali na bumiyay kung saan-saan, bukas ang mga malls, bukas ang mga places of entertainment. So, yung paggalaw, yung movement ng tao, ang isa na naman po sa mga may sala, no, kung bakit po tumataas ang kaso natin. No? Sabi rin nung isa kong nakausap rin na nurse, no? Nurse na yan, ha? At sabi na nga niya sa akin ay ubod ng ingat na niya. Pero still, no, nagkaroon siya ng COVID, nag-positive po siya sa COVID recently. Ang nakapansin naman niya sa huli niyang mga activities is nagkaroon daw siya ng 3 consecutive dinners, no, with 3 different groups, yun, a group of friends. Siyempre, matagal kayong hindi nagkita, eh, no? Siguro gigil na gigil nga kayo na, oh, di ba, mga amiga, magkita-kita. So, yun yung nakikita niyang isang posibleng rason na maaaring kung saan niya nakuha ang virus. No, thankfully, no, mild lamang naman po, parang tinangkaso lang at naka-recover na rin naman po.
So sa akin po mga barangay, no, magpatuloy lamang pa tayo sa pag-iingat. Let's continue to be vigilant, no? Hindi pa rin tapos ang labag. And of course, no, ang common sense, no? Alam naman po natin eh, 'di ba, what is right and wrong, 'di ba? Huwag na tayo sa wrong, doon muna tayo sa right. Ay, ito pala right ko. Doon tayo sa right, 'di ba? Para nang sa ganun, no, maiwasan naman po natin ang pagkalat ng COVID-19, no? Dito lalong-lalo na, no, may yung share natin, no, yung ambag natin na ang komunidad natin ay hindi natin mapalobo ang cases, ay magawa po natin. So again, important things to remember, mga kabarangay, of course, unang-una, wear a face mask. Always, ha? Diba? Siyempre, lahat po sila dito, kasama ko, naka-face mask po. Okay, mag-alala. Of course, pangalawa, ang ating hand hygiene. No? So wash our hands frequently. Ayan, ha? Punta-punta tayo kung saan-saan, hindi mapigilan ang paglakwatsa. So ang sa akin lamang po, no? Pag hawak-hawak natin sa surfaces, diba, wag na wag po natin kakalimutan, no? Hugas pa rin ang kamay pagkatapos or yung pag-aalkohol ng ating mga kamay, wag po natin kakalimutan. Of course, practice social distancing. Ayan na nga ba sinasabi natin, ano? Pag ngayon sa mall, oh, ikaw naman didire. Talaga, miski sa escalator, dikit-dikit na. Diba? Eh, again, no, sinasabi, hindi naman natin sinasabi na yun lang ang rason kaya kumakalat ng COVID. Pero again, isang ambag po yan. Yung pag-iwas-iwas natin, di ba? Yung alam natin na pag mga matataong lugar, pag-iwas natin sa mga ganun, di ba? Isang ambag na po yan para maiwasan po natin ang pagkalat ng virus. Of course, boost our immune system, no? Kailangan po ito. Ating pag-inom ng vitamins, lalo na pabago-bago ang klima. So siguro hindi natin masabi, no? Baka yung iba na tinatamaan ng COVID, maaring dahil sa pagpapalit din ng klima, 'di ba? Uulan tapos aaraw, 'di ba? So, patuloy rin po tayong mag-exercise and of course, no, tamang pagkain at tulog. And of course, most importantly, no, stay at home. Kung again, no, wala namang pumipigil sa inyong maglakwatsa o lumamerda, 'di ba? Pero, no, kung kaya naman po nating iwasan, 'di ba? Sabi nga natin, 'di ba? The home is still the safest refuge. So kung kaya po natin na sa bahay na lamang, 'di ba? Lakwatsa dito, then bahay na, 'di ba? Wayon na tayo. 'Di ba? Nang sa ganun ay safe pa rin po tayo at maiwasan po natin yung mga chances na makuha po natin ang COVID virus sa labas. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel and please join our Viber community group. Of course, no, please do visit also our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph nang malaman po natin, no, ang mga kaganapan, 'di ba, anong latest, 'di ba, mga marites, 'di ba? Alam natin, no, malaman niyo naman po ang mga ganap dito sa barangay. Sabi ko nga po, lahat na po ng avenues o ng mga tools ginagamit namin para po maiparating sa ating mga kabarangay ang lahat ng mga impormasyon pagdating po sa mga ganap dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees. Of course, our barangay council, the SK council, our social media team, sa ating mga collaborators, mga donors, no? Of course, benefactors na talagang tumutulong po sa ating mga programa dito po sa ating barangay. And of course, most importantly, ang ating mga netizens at ang ating mga constituents, no? Ating mga kabarangay na patuloy na nagiging active at nagbibigay ng mga suggestion para mas mapaganda pa natin ang ating pagsaservisyo dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, no, konting push pa, 'di ba? Tiis-tiis lang tayo, learn to live with COVID, sabi nga natin. But of course, no, let's not get too comfortable. Na akala natin ay tapos na po ang pandemya. Ika nga DOH lang siguro makakapagsabi na tapos na, 'di ba? Pero sa ngayon na hindi pa, 'di ba? Let's do our share para mas lalo po nating mapigilan pa ang pagdami ng mga COVID cases sa ating barangay. And of course, no, huwag po natin kakalimutan ng pagdarasal, no, ang ating faith. No, kailangan pa rin po natin yan para po mairaos natin itong krisis sa ating mga buhay. So again, mag-ingat po tayo lahat mga kabarangay. Stay safe always and may God bless us all. Thank you.